sama-sama tayong magiging sakali. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang natanggap nilang impormasyon na posibleng may ilegal na pogo sa loob ng Sinalakay na Resort sa Puerto Galera. Ang ilang grupo naman pumirma sa open letter kay Pangulong Bongbong Marcos para kanselahin ang lisensya ng mga pogo na ang mga customer ay taga mainland China. Saksi si Tina Panganiban Perez. Gabi ng Sabado nang matunto ng NBI Mimaropa ang target na resort sa Barangay Sinandigan, Puerto Galera, Oriental Mindoro. Tumambad ang slot machines, mahjong at baccarat tables, mga baraha at chips. Walang naaktuhang nagsusugal, pero 40 dayuhan ang nadatnan. May nakita ring mga laptop at SIM cards. Nakapagtataka, parang natipok na operation dahil wala mga tao, but not only the owner. Nakapagtataka na wala man lang tao doon sa poolside, bar. Eh, usually, yan yung mga tambayan nila. Ayon sa NBI Mimaropa, eksklusibo ang resort sa mga dayuhan na kinabibilangan ng mga Chinese. 2019 ito binuksan at pag-aari umano ng isang dayuhan na tumangging magbigay ng pahayag. I don't have any comment. I don't have his name on top. He is a Chinese descent, pero nung tinignan namin yung passport na sir, American ano pala siya, national. Sabi ng NBI, iniimbestigahan pa nila ang natanggap na impormasyon na posibleng may illegal na pogo sa loob ng resort. Nanindigan naman ang alkalde ng Puerto Galera na walang pogo sa lugar. May business at mayor's permit din daw ang mismong resort. Pero ang umano'y gambling materials, walang kaukulang papeles. We don't allow that kind of ng mga illegal na mga activity. And then sabi ko, anong mga nahuli? Eh, mga mahjong table daw. Sabi ko, alam niyo ang mga resort, talagang meron niyang ping pong, table tennis, mahjong, as part ng recreation ng mga guests. Cannot deny or ascertain yung anong din ni Mayor. Kasi nga, as of now, wala, hindi pa natin napatunayan niya na pogo nga talaga yung manandun. Mainit ngayon ang issue sa mga pogo dahil sa mga ulat na mga krimeng nangyari umano sa loob ng ilan sa mga ito. Sa ilalim ng batas ng China, bawal sa mga Chinese citizen ang anumang uri ng sugal, kabilang ang online at overseas gambling. Mismong Chinese embassy na nga ang umapela noon sa Pilipinas, iban na ang mga pogo. Isa yan sa mga basehang pinunto sa isang open letter kay Pangulong Bongbong Marcos para kanselahin ng PAGCOR ang lisensya ng mga pogo na ang customer ay mga taga mainland China. Bawal din daw sa regulasyon ng PAGCOR na magbigay ng license sa pogo na accessible sa mga lugar kung saan bawal ang online gaming. Somebody is making a lot of money, but we've got to stop it. Linuloko natin sarili natin. And if you are the president, this is the moment, this is the specific circumstance that the president should step in. Kasi yung mga tao sa baba, now PAGCOR is under the office of the president. He has to stop it. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Malacanang tungkol dito. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, naghayag ng suporta ang mga ahensya ng gobyerno sa panukalang iba na mga pogo na itunuturing na very serious national concern ng National Security Council. Ayon sa Department of Finance, mahigit 180 billion pesos ang nawawala sa bansa sa isang taon dahil sa negatibong imahe ng mga pogo. Mas malaki kaysa benepisyo nitong aabot lang sa halos 167 billion pesos. We have, for instance, yung foregone investment due to crime. We also have foregone revenues from tourism because basically because of that that negative picture of having pogo activities in the Philippines may in fact affect the tourism industry. If we continue the operation of pogos, there will be a blacklist. No, China would blacklist the Philippines as a tourist destination. And so we estimate that we could lose around 144 billion from this or 0.8% of GDP in real terms. Ang PAGCOR naman, pabor na i-regulate ang online gambling. Pero hindi nila suportado ang panukalang online gambling ban. If this law that is being proposed will be passed,
And in these difficult times that everyone is facing today, I believe 40 billion pesos is a big amount if we will forego of that set amount. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Pati ang FBI tumutulong na rin sa paghahanap kay suspended Mayor Alice Guo na ipinaaresto ng Senado. Ipinakita naman ng Senado ang magiging detention facility ni Guo na may aircon at sariling banyo. Saksi, si JP Soriano. Di aircon na silid, may tatlong single double deck na kama, may water dispenser, may sariling banyo. Ito ang magiging detention room ni suspended Banban Mayor Alice Guo. Oras na mahuli o sumuko siya sa Senado. Wala ring rehas, kaya sabi ng Office of Sergeant at Arms, hindi ito kulungan. Aircon nga eh. Yung iba nga, wala nga aircon. Comfortable naman sila eh. Electric fan lang, di ba? And may toilet ang bath naman dyan, may water. I think depende sa ano mo, sa standard mo. Kung hotel type, hindi siya hotel type. Hindi man daw mala hotel ang ganda ng detention facility na ito, tiniyak naman ng USAA na magiging komportable rito sa Guo sa oras na ilipat siya dito. Pero bawal siyang gumamit ng anumang uri ng gadget gaya ng cellphone, at kung gagamit siya ng cellphone, kailangan ito ay supervise at cellphone mula sa Senado. Bawal ang bisita maliban sa immediate family at abogado. May visiting hours team. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, sakaling dumating si Guo sa Senado, pwede raw siyang humiling na mapalaya siya. Pinaaresto ng Senado si Guo at pitong iba pa dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng ilegal na pogo. Ang NBI tumutulong na sa USAA sa paghahanap kay Guo. Sa ngayon, wala pang paramdam sa Senado ang kampo ni Guo kung susuko ang alkalde. E nasaan na nga ba si Mayor Guo? Sabi ng kanyang abogado. Kausap ko lang siya sa over the phone yesterday. Mm-hmm. At nandito lang daw siya sa Pilipinas, yung assurance niya sa akin. Kinukumbinsi raw ng kanyang mga abogado si Guo na magpakita na sa Senado, pero matindi raw ang mental anxiety nito. Kasi nga, ang ano nga niya, yung trauma niya talaga, paulit-ulit naman niya, yung trauma niya, tsaka yung kanyang emotional problems, physical condition, because of the Senate hearings. Na-expose siya sa cyberbullying at saka sa mga bashing. Ginawa niya itong kasinungalingan, ginawa niya itong pagpepeke ng kanyang identity. Tumakbo siya sa public office knowing na hindi siya Pilipino. So dapat handa siya sa ganitong backlash. Ang Korte Suprema binigyan ng 10 araw ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality para magkomento kaugnay ng petition for certiorari ni Guo. Hiniling ni Guo na patigilin ang komite sa pag-imbita sa kanya bilang resource person. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Bago sa saksi, bistado ang tangkang pagpupuslit ng hininalang shabu sa kulungan sa Lukban, Quezon. Ang droga itinago sa espason. Ayon sa Lukban Police, may dalang pagkain at juice para sa kanyang kalibin ang babaeng suspek. Pero nang inspeksyonin ang dala niyang espasol, natagpuan ang nakapalaman na hinihinalang shabu. Nakuha sa babae ang 2 sachet ng droga na abot sa 72 grams. Wala pa payag ang babae na nakapiit na ngayon. Siyam na biktima umano ng iligal na bentahan ng kidney ang nasagip ng mga otoridad sa Bulacan. Tatlo naman ang arestado habang pinaghanap pa ang isang nurse sa NKTI na itinuturong mastermind ng grupo. Saksi, si John Consulta. Wala nga ako cellphone. Patay lang na cellphone. Sa bahay na ito sa San Jose del Monte, Bulacan, naatunton ang mga umano'y biktima ng organ trafficking. Siyam ang nasagip, 4 sa kanila, naoperahan na sa bato o kidney. Ikaw yung bagong opera? Ha? Ano pangalan mo? Ikaw yung bagong opera? Ay, hindi po. Relax lang ha. Yan? Hindi pa kami para tulungan kayo. Ang iba naman, ooperahan pa lang. Na-recover din ang ibabayad sana sa mga nagpapagaling sa kidney transplant. Nabisto ang hideout dahil sa tip mula sa isang impormante. Nakuha na no, yung kidney. Hindi nila binayaran. So, itinuro yung place kung saan nandun yung mga nakuha na ng
organ nung na-establish nga natin na meron talagang lugar na inaahos itong mga traffic victims ay nag-coordinate tayo sa DSWD. Nagre-recruit po sila sa isang Facebook group. Kinakandak po yung pag-extract and pag-transfer ng kanilang kidney sa various hospital. Most of them Filipino. Yes, yes. But meron pong information kaming nakuha na may foreigner din. Andun po sila ng 3 to 4 months. Inclusive na po doon lahat ng procedures. Like for example, yung pagko-cross-match nila doon sa kanilang recipient ng kidney. And yung pagpapagaling nila matapos silang operahan. Ang 20 anyos na nakuhanan ng kidney, dobleng sakit ang nararamdaman. 2,000 piso lang daw kasi ang ibinayad sa kanya. Malayo sa pangako na pang-enroll niya sana sa pasukan. Magkano ang ipinangako sa inyo? 200 po. Tsaka gipitan lang po. Sabi po kasi nila okay lang po pag nawala po isang kidney. 3 suspect ang arestado. Nagbenta na rin daw sila noon ng kanilang kidney dahil sa matinding pangangailangan. Simula umpisa hanggang sa maoperahan. Nanggal po ito sa amin. Kaya napaniwala po kami. May pagsisisiman po ako pero ang tiniglang ko na lang po din is para po nga sa mga anak ko. Dahil gagawin ko po lahat para sa 2 anak ko. Ayon sa NBI-NCR, ang pinaka-modus daw ng grupo ay pinagpapanggap nila ng mga kasambahay ng mga kidney recipient ang kanilang mga magiging kidney donor na na-recruit na matagal na rin nila itong mga kasama para payagan silang makapasok sa loob ng ospital at maisagawa ang kidney transplant. Sa loob ng isang taon, 20 kidney transplant na raw ang na-facilitate nila. Ayon sa NBI, isang head nurse ng National Kidney Transplant Institute o NKTI ang lumalabas na utak ng grupo. Because working at the National Kidney and Transplant Institute, kumbaga doon naman lumalapit lahat ng mga nangangailangan ng transplant, doon siya nakakuha ng mga customers. Iniimbestigahan na ng NBI ang iba pang medical professional na sangkot sa kidney for sale scheme. So far po ang na-identify sa sinumpa ang salaysay ay 3 na doktor. Ang NKTI, kinumpirmang empleyado nila ang nurse na binanggit ng NBI. Gumugulong na raw ang sarili nilang imbestigasyon kaugnay nito. Dagdag pa ng NKTI, tanging lehitimong transaksyon lang kaugnay ng organ donation at transplant ang kanilang kinikilala. Nasampahan na ng reklamo Expanded Anti-Human Trafficking Act ang 3 na aresto at head nurse ng NKTI na at large pa rin hanggang ngayon. Kapag napatunayang may sala, posibleng makulong ng 20 taon at pagmultahin ng 1 hanggang 2 milyong piso. Mahigpit na pinagbabawal sa batas ang pagbenta o pagbili ng kidney o kahit anong human organ. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Inaantabayanan ng ilang mangingisda sa Pangasinan kung ano ang sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa issue ng West Philippine Sea kasunod ng mga insidente ng pangaharas ng China. Ang Defense Department ang nindigang patuloy ang mga RORE mission doon. Saksi, si Chino Gaston. 170 nautical miles mula sa Pampang ang destinasyon ng mga mangingisdang ito mula sa Infanta, Pangasinan. Ayon sa mga mangingisda, umaabot sa 4 toneladang isda ang nahuhuli nila sa loob ng 3 araw na pagpapalaot. Pero mas marami raw sana yan kung malaya silang nakakapangisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Hindi na po malaya. Hindi katulad po noon na pag nakapunta kami ng kalburo, inaabol na po kami, pinapaalis po kami. Sa kanila na po daw yung kalburo, hindi na doon tayo pwede mga Pilipino doon. Kaya sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, gusto nilang marinig ang plano ng Pangulo sa issue ng West Philippine Sea. Ang gusto ko sana ay mangyari, mag-open na naman uli yung West Philippine Sea para maayos naman na uli ang pangisda namin doon. Ayon sa Infanta, substation ng Philippine Coast Guard, nakabantay naman sila sa anumang sitwasyon. Sa pagmomonitor ng Philippine Navy, kumaunti ang Chinese vessel sa West Philippine Sea mula sa dating 153, nasa 95 hanggang 104 vessels na ang namonitor. Kinumpirma rin ng Navy ang napaulat na China Coast Guard vessel na namataan malapit sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Sa Yungin Shoal naman kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre,
wala pang bagong rotation and reprovisioning o RORI mission. Mula noong June 17, kung kailan nauwi sa pagkasugat ng isang sundalong Pilipino ang komprontasyon ng Philippine Navy at China Coast Guard. We are going to do the RORI as routinely and as as possible, but we'll wait for the National Maritime Council to give us the appropriate guidance in terms of timing, in terms of other issues, and the DFA and the NMC. May target date? Wala pa. Ayon sa AFP, sapat pa naman ang huling supply na in-airdrop sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre noong unang bahagi pa ng Hunyo. Pero pinag-aaralan na nito ang paghingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa para isabay ang resupply mission sa isang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Sa ganyan, sabay-sabay naglalayag ang mga barko o nagpapatrolya ang mga eroplano ng mga kaalyadong bansa gaya ng US, UK, Australia at Japan. All options are being discussed on the planning table. Once finalized, this will be submitted for approval. Tinanong namin ukol dito ang US Embassy. Ayon sa kanilang tagapagsalita, bilang kaalyado ay nagtutulungan ang Pilipinas at Amerika sa iba't ibang issue. Sa pulong kanina ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. at US Joint Chiefs of Staff Chairman General Charles Brown, natalakay ang susunod na balikatan exercises at ang nakatakdang pirmahang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. It will also involve other upcoming talks in terms of our compliance with the GSOMIA and other matters in terms of our partnership in with the US. Samantala, mananatili sa North Luzon ang mga medium-range capability missiles ng US na patuloy na inaaral gamitin ng mga taga-Philippine Army Artillery Regiment. Sa kabila yan, napag-alma ng China at Russia sa pananatili ng US missiles sa pangambang sila ang tinatarget ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Halos 2 linggo na lang, back to school na. Kaya marami ang naghahabol sa pamimili ng mga uniforme at iba pang gamit sa eskwela. Saksi, si Oscar Oida. Ikaw! Nagkakalat na naman ang piso! Pag namatay talaga ako, mamamao kayong lahat dito! Give na give si ma'am! Pero hindi yan kung anong acting workshop ha, kundi training na ginagawa ngayon ng mga guro sa Pasig bilang paghahanda sa kanilang ituturo ng matatag curriculum. Itong matatag curriculum is still part of the K-12 kasi yung K-12 ka DEP and order talaga. In order to respond to the issues and challenges brought about by the K-12. For example, yung mga overcrowded curriculum, and then imbalanced cognitive demands. Kaya double time na sila ngayon dahil 2 linggo na lang, back to school na. Dito sa Rizal High School sa Pasig, sisimula na raw ang kanilang brigada eskwela sa Biyernes. Bagay na napakahalaga umano dahil inaasahan nilang aabot sa 13,000 ang kanilang mga mag-aaral ngayong taon. Mas marami sa naitalang 12,600 noong nakaraang school year. Ngayong linggo hanggang sa susunod na linggo ay tuloy-tuloy na yung paghahanda namin kagaya ng aming mga classrooms as well as yung aming mga teachers. Kumpiyansa naman ang kanilang pamunuan na sasapat ang kanilang 285 classrooms sa inaasahang dami ng mga estudyante. Bukod sa mga gurong abala sa paghahanda sa mga paaralan, abala na rin ang mga magulang sa pamimili ng gamit at uniforme ng kanilang mga anak. Sa Market Road sa Taytay, marami na ang namimili. Si Aling Nerissa, dumayo pa dito mula Occidental Mindoro para mamili ng gamit pamasok ng mga pamangkin. Kailangan po talagang magtipid sa hirap po ng buhay. Doon po tayo sa medyo mura pero may kalidad naman po. Sa pwesto ni Aling City, di raw nagtaas ang presyo sa uniform na nasa 150 hanggang 300 pesos. Basta ka may tubo ko na konti, pwede lang. Ang school supplies, hindi raw gumalaw ang presyo. Nasa 25 to 28 pesos ang notebook, 18 to 40 pesos ang notepad, 8 to 10 pesos ang lapis, depende sa klase, 10 pesos ang ballpen,
nasa 20 pesos ang isang box ng crayons na may 12 piraso, mga pencil case na 30 to 50 pesos ang halaga, at school bags na may presyong 250 to 400 pesos. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! Inaasahang patuloy na magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang binabantayang low pressure area at habagat. Ang ilang lugar, mahigit isang linggo ng baha. Ating saksihan! Sa pinalutang na sirang refrigerator, ikinarga ng ilang residente ang natanggap nilang ayuda mula sa LGU sa Datupiang, Maguindanao del Sur. 10 araw na raw kasi ang baha doon. Lumulusong sa tubig ang mga bata tuwing lalabas sila ng bahay. Ang iba pang bata isinasakay sa palanggana. Nalubog din sa baha ang bahay ni na Amier sa Pagalungan, Maguindanao del Sur, kaya binuhat na niya palabas ang amang senior citizen. Lumikas muna sila sa mga makeshift tent sa tabi ng kalsada. Sa palengke, lumikas pansamantala ang mahigit 300 pamilya. Sa gilid ng kalsada rin natutulog ang mga binaha sa Dato Muntawal. Ang ilan kasama pa ang kanilang alagang hayop. Mahigit 60,000 pamilya ang apektado, ayon sa tala ng Maguindanao del Sur PDRRMO. Sa Opol, Misamis Oriental, umabaw ang tubig sa spillway na nagdurugtong sa 2 barangay. Hinaharang ng mga residente ang mga dumaraang sasakyan para hindi sila mahulog sa ilog. Ilang oras matapos umapaw ang tubig, bumigay ang bahagi ng spillway. Nasira naman ng rumaragasang tubig ang tulay na ito sa Davao City. Buwis buhay ang pagtawid sa ilog dahil kailangang tumapak sa malalaking bato. Hiling ng mga residente, sana makapagtayo na roon ng konkretong tulay. Ang mga pagbaha sa lugar, dulot ng habagat ayon sa PAGASA. Nagpapaulan din ngayon sa Mindanao ang low pressure area. Sa ngayon, hindi pa inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito. Sakaling maging bagyo, tatawagin itong Bagyong Butchoy. Sa track ng PAGASA, inaasahang kikilos pa northwestward ang LPA sa mga susunod na araw. Posible rin itong tawirin ang Bicol region at silangang bahagi ng Mimaropa. Ang southwest monsoon o habagat naman, umiiral at magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Mindanao. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mas mababang presyo ng manok asahan sa ikalawang bahagi ng Agosto ayon sa grupo ng poultry producers. Ayon sa United Broiler Raisers Association o UBRA, 137 pesos ang average farm gate price sa kada kilo ng manok ngayong buwan. Ayon sa UBRA, ang mataas na presyo ngayon, posibleng dulot ng panahon at epekto rin ng oversupply ng mga manok noong nakarang taon. May mga poultry farmer daw kasi na nag-aalinlangan magbenta ngayong taon matapos malugi noong 2023. Sabi naman ni Yusek Deogracias Savellano ng Department of Agriculture, tinitignan ngayon ng DA ang mga alternatibong sangkap para sa patoka. 5 opisyal ng Department of Education naghain ng courtesy resignation. 2 undersecretary at 3 assistant secretary ang nagbitiw, kabilang ang chief of staff na si Michael Powa. Sa July 19, epektibo na ang pagbibitiw nila sa DepEd, kasabay ni Vice President Sara Duterte, para magbigay daan kay incoming Education Secretary Sunny Angara na pumili ng kanyang staff. Hindi naman minasama ni Angara ang kanilang pagbibitiw. Naghahanap pa raw sila ng ipapalit sa mga nagbitiw. Disenyo ng Philippine Pavilion sa gaganapin na World Expo 2025 sa Osaka, Japan, ipinakita na. Gawa ni architect Carlo Calma ang disenyo na may temang nature, culture and community woven together for a better future. Magsisimula ang expo sa buwan ng Abril hanggang Oktubre 2025. Ayon sa Tourism Promotions Board, ipinagmamalaki nilang sustainable ang disenyo. We are very excited because our pavilion will boast of 2 things. We are celebrating and bringing together are over 200 indigenous communities, textiles woven into the pavilion. There will be a live performance woven into the facade ng ating pavilion. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Kanya-kanyang diskarte ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3 para maibsan ang init. Sa gitna ng pansamantalang pag-shutdown ng centralized cooling system,
sa NAIA Terminal 3. Mula sa NAIA, saksi live si EJ Gomez. EJ? Atom, nagpatupad ang Manila International Airport Authority o MIAA ng proactive na hakbang para mapahusay ang air cooling system dito sa NAIA Terminal 3 na naglalayong maresolba ang mga issue sa hindi sapat na lamig sa loob ng paliparan. Sinimulang i-shutdown ang air cooling system kaninang alas 9 ng gabi at magtatagal hanggang alas 9 ng umaga bukas. Higit isang oras pa lang ang lumipas, ramdam na ng maraming pasahero ang init sa loob ng paliparan. Ang pamilya Liaban kasama pang mga bata nang maghatid ng kaanak patungong Qatar. Matindi raw ang hassle ngayong mainit kahit sa waiting area lang sa Terminal 3. Panay-paypay daw sila para maibsan ang init. Bumili na rin daw sila ng mga palamig at inumin. Ganyan din ang ginawa ni Nanay Feli na hinihintay lang din ang pag-alis ng kanyang kaanak o anak na palipad din papuntang Qatar. Pati nga staff ng NAIA di rin nakaligtas sa air cooling system shutdown. Kanya-kanyang paypay din sila ngayong gabi. Lang kasi syempre in-expect namin malamig. So kaya may mga dala kaming bata, comfortable lang. Kaso yun nga, sobrang init. Sobrang init talaga. Ngayon medyo nainitan na, tapos ganito na yan. Pumuli ako ng ganito para ma-presko anak ko. Siyempre, tis-tisin. Sa isang pahayag, sinabi ng Manila International Airport Authority na habang naka-shutdown ang centralized cooling system, magpapakalat ng mga electric fan at blowers sa iba't ibang lugar sa paliparan. Pagaganahin pa rin ang ilang standalone air conditioning unit dahil batid ng MIAA na hindi magiging optimal ang lamig sa mga oras na yan. Apektado ng shutdown ang mga check-in counter, immigration departure area, final security check area, baggage carousel area at maging arrival lobby. Tinatayang 27,000 na pasahero ang maaapektuhan ng 12-hour temporary shutdown. Nakaantabay naman ang medical team ng MIAA para sa anumang medical emergency. Humihingi ng pangunawa si MIAA General Manager Eric Jose Ines para sa anumang inconvenience na dulot ng upgrade sa terminal. Atom, sa mga puntong ito, patuloy ang pagdating ng ilan pa nating mga kababayan dito sa NAIA Terminal 3. May ilan na hindi raw alam yung tungkol dun sa pag-shutdown ng air cooling system ng paliparan. Kaya sa ilang oras daw na kanilang paghihintay, talagang didiskarte na lang sila, lalo na yung may mga kasamang bata at matatanda. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Nagliwanag ang gabi habang nagbubuga ng lava ang Mount Etna sa Sicily, Italy. Nagbuga rin ito ng makapal na usok. Isang Mount Etna sa mga pinakaaktibong bulkan sa mundo. Ang mga pagsabog ng bulkan nakatala sa kasaysayan simula pa noong 425 BC. Formal nang inanunsyo bilang Republican presidential nominee si dating US President Donald Trump. Kasunod yan ng pagtangka sa kanyang buhay nitong weekend. Unang public appearance ni Trump ang gumugulong ng Republican National Convention sa Milwaukee, Wisconsin. Sa Webes, inaasahang tatanggapin ni Trump ang nominasyon. Napili niyang running mate si Senator J.D. Vance ng Ohio, dati kritiko at ngayon loyalista ni Trump. Inanunsyo na ang unang limang entries para sa Metro Manila Film Festival 2024. Pasok dito ang entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Green Bones. Pagbibidahan niya ni Dennis Trillo, Sofia Pablo at ng isa pang big star na ina-reveal soon. Ang plaque of recognition para sa pelikula at tinanggap ni GMA Pictures President and GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. At GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs First Vice President, Nessa Valdelion. Pasok din as official entries ang The Breadwinner is nina Vice Ganda at Eugene Domingo. Himala, isang musical nina Aisel Santos at Between Escalante. The Kingdom at Mixed Frequencies, Haunted Hospital. Hindi maikakaila na isa ang laing sa paboritong putahe ng mga Pinoy, lalo na ng mga Bicolano. Kaya naman sa isang cooking competition sa Camarines Sur, tampok dyan ang main ingredient ng laing na gabi leaves o
Katnga. Saksi si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV. Pwedeng tanghalian o kaya panghapunan. Iyak, craving satisfied ka talaga sa sarap ng Pinoy dish na laing. Pero ang main star talaga ng laing, ang gabi leaves o ang tinatawag na katnga. Yan lang naman ang isa sa mga pride ng Bayan ng Bula sa Camarines Sur. Kaya sa kanilang Agri Day, idinaos ang isang cooking contest kung saan ang main ingredient, syempre, ang katnga. All natural ingredients lang ang maaaring ilahok. Si Nanay Herma, gumamit ng tanglad at dahon ng bayabas sa kanyang katnga dish. Meron pa nga siyang kaunting trivia para sa atin. Ang naman ako po sa lola ko, ang dahon at saka yung stem, pwede siyang ibugtak para mawara ang gatol. Yan po. Opo ma'am, na-try ko na po. Effective po talaga. Pirmi ko po yan gamit. Sa walong residenteng naglaban-laban, isang dish ang nagwagi sa panlasa ng judges. Yan ang luto ni Jesus Saluna Jr. Dahon ng tanglad, dahon ng sili, dahon ng sibuyas. Lahat po ng sangkap po nandun. Dinikdik ko po. Sa kanyang pagkapanalo, mag-uwi si Jesus ng cash prize. Para sa GMA Integrated News, ako si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Canghel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.